Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kagabi, natalakay na natin yung pagharap ni Musa alayhi salam at ni Paraon at yung mga magician, yung mga salamangkero. At ngayon itutuloy natin inshallah yung pagtalakay sa mga tagpo na yon, at babasahin naman natin yung iba pang mga surah na tumatalakay doon inshallah. Kasi nga nabanggit natin na nabanggit ang kwento ni Musa alayhis salam sa iba't ibang mga pagkakataon. At ang pagkakabanggit na ito ay mayroong iba't ibang mga detalye. Dahil ang pagkakapahayag sa Quran ay sa iba't ibang mga pagkakataon sa kung ano ang aral na kailangan ng mga Muslim noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So ngayon inshallah, dito naman tayo sa Surah Yunus, chapter 10, verse 78. At sinabi, Qalu aji'tana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana wa takuna lakuma al-kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. So dito sa Surah Yunus, ang tumugon kay Musa alayhis salam ay ang pangkalahatan ng mga ministro ni Paraon. So hindi lang si Paraon ang nagsalita. Ang lahat ng mga ministro ni Paraon at yung iba na rin mga Egyptian ay nagsalita laban kay Musa alayhis salam. So sinabi nila, dumating ka ba upang patalikurin kami mula sa natagpuan namin sa aming mga ninuno at upang kayong dalawa ay maging makapangyarihan sa lupa, kami sa inyong dalawa ay hindi naniniwala. So ito yung sinabi ng mga ministro. So overreacting yung mga tao. Nang sinabi lamang sa kanila ni Musa alayhis salam, na ipinadala sila ng Panginoon ng mga nilikha at ang sinabi sa kanila ay ang palayain ng angkan ng Israel, pero pinapalabas na nila na gustong maghari ni Musa alayhis salam at ni Harun alayhis salam sa Egypt. So katulad din ng sinasabi ni Paraon na pinagbibintangan niya si Musa alayhis salam, na gusto ni Musa alayhis salam na palayasin si Paraon mula sa Egypt. So silang dalawa ay pinagbibintangan ni Paraon at ng kanyang kapulungan ng pang-aapi. Kumbaga, umaasta na biktima o kaya inaapi itong si Paraon at ng kanyang kapulungan. At sinabi rin nila ang katulad ng sinasabi ng marami sa mga hindi mananampalataya, na kapag nagdaawa ka sa kanila, sasabihin nila na ito ang naabutan namin sa aming mga ninuno. So ganito rin ang sinabi nila. Nang relihiyon daw nila ay ang relihiyon na naabutan nila sa kanilang mga ninuno. At ang kanilang mga ninuno ay meron ngang iba't ibang mga paniniwala at kabilang dito ang pagsamba sa kanilang mga hari at pagsamba sa kanilang mga ninuno. Sinasamba nila ang kanilang mga ninuno. At sinabi nila, kami sa inyong dalawa ay hindi naniniwala. At sinabi ni Paraon, Waqala Fir'aunu, ituni bikulli sahirin alim. Kaya iniutos na ni Paraon, nadalhin ninyo sa akin ang lahat ng maalam na salamangkero. Falamma ja'a as-saharatu, qala lahum Musa, alku ma antum mulkun. So dito sa Surah Yunus, tumalon na yung kwento diretso doon sa pagharap ni Musa alayhis salam at ng mga salamangkero.
So dumiretso na doon sa showdown nila ng Salamangka laban sa himala ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Musa alayhis salam nang dumating yung mga salamangkero, ihagis na ninyo ang ihahagis ninyo. So naunang naghagis ang mga salamangkero, falamma alkaw kala Musa maji'tum bihis sihr. Nang naghagis sila, hinagis nila yung kanilang mga lubid at pinagalaw ito at nagbuka itong parang buhay na gumagalaw. Kasi nga gusto nilang gayahin yung himala ni Musa alayhis salam na yung tungkod niya ay naging ahas. So ang naisip nila, para matapatan nila yon ay pagagalawin nila yung lubid. Pero syempre, hindi tanga si Musa alayhis salam para hindi malaman ito. Alam niya na salamangka lang ang ginawa ng mga magikero. Kaya sinabi niya ang dala ninyo ay salamangka lamang. Na maaring maluloko ng mga magikero ang mga pangkaraniwang tao, pero si Musa alayhis salam, alam niya ang katotohanan sa likod ng panlilin lang na ito ng mga magikero. At sinabi ni Musa alayhis salam, inna Allah sayubtilo, yan ay pawawalang saysayan, yan ay pawawalang saysay ni Allah. Sisirain ni Allah ang inyong magic. Inna Allah la yuslihu amal al mufsidin. Tunay na si Allah ay hindi magsasaayos sa gawain ng mga mapanira. At sa sumunod na aya, sinabi ni Musa alayhis salam, wa yuhikku Allahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Itataguyod ni Allah subhanahu wa ta'ala ang katotohanan sa pamagitan ng kanyang mga salita kahit pa kamuhian ito ng masasamang mga tao, kahit pa kamuhian ito ng mga makasalanan. At nabanggit natin nung nakaraan na yung mga magikero, sila yung naunang mga nagmuslim talaga sa mga dinaawahan ni Musa alayhis salam. Nang nakita nila na kinain ng tungkod ni Musa alayhis salam na naging ahas yung kanilang mga lubid. At sinasabi sa tafsir na nagdulot daw si Allah subhanahu wa ta'ala ng karama. Naalala ninyo yung karama, yung tinalakay natin? Ang karama, ito ay katulad ng mu'jiza o himala, pero ito ay nangyayari sa pangkaraniwang tao. Karama, K-A-R-A-M-A-H. Kung sa propeta nangyari, ito ay mu'jiza, pero pag sa pangkaraniwang tao, ito ay karama. At sinabi doon sa tafsir ni Ibn Kathir rahimahullah, na nang nagsujud daw yung mga salamangkero, nakita raw nila ang kanilang magiging mga palasyo sa paraiso. Kaya nung sinabi sa kanila ni Paraon, papatayin sila ni Paraon. Pero hindi sila naging apektado nang sinabi na yun ni Paraon, at sila'y nanindigan na sila ang kauna-unahan sa mga naniwala kay Musa alayhis salam. At bakit kauna-unahan? Kasi ang nangyari pala, sa sumunod na aya, فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَيْ يَفْتِنَهُمْ. Wala raw naniwala kay Musa alayhis salam mula doon sa mga Hudyo, liban na lamang sa ilang kabataan mula sa kanyang nasyon. Dahil sa takot nila kay Paraon at kanyang kapulungan na sila ay kanilang maparusahan. So doon pala sa mga tao, kahit doon sa mga Hudyo, hindi rin sila naniwala pala kay Musa alayhis salam. E may kita natin sa mga susunod pa natin pagtalakay kung anong klase ang pagtrato ng mga Hudyo kay Musa alayhis salam. Kasi napakakaunti lang pala talaga yung naniwala sa kanya. Kung meron mang sumama sa kanya palabas ng Egypt, ito ay para lang makatakas sa pang-aalipin sa kanila ni Paraon, pero hindi para maniwala kay Musa alayhis salam. Kumbaga kinuha lang nila yung pakinabang. Nakisama lang sila para pakinabangan nila si Musa alayhis salam na maligtas sila mula kay Paraon. Pero hindi sila naniniwala.
wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Si Paraon daw ay mapagmalaki sa lupa, mayabang, mapagmataas, at tunay na siya ay kabilang sa mga mapagmalabis. At sinabi ni Musa alayhi salam kay sa kanyang nasyon, waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Sinabi ni Musa alayhi salam, o aking nasyon, kung kayo ay naniwala kay Allah, ay manalig kayo sa Kanya kung kayo ay mga Muslim. Kaya nga, ito ang katotohanan sa da'wa ni Musa alayhi salam, ang mga tao na ililigtas niya sana mula sa pang-aalipin ay ang mismong mga tao na magtatakwil sa Kanya. Mas mabuti pa yung mga salamangkero na naging kaaway niya pero kalaunan sila ay naging mga mananampalataya kay Musa alayhi salam at sa kanyang dalang mensahe. At punta naman tayo sa Suratul A'raf, chapter 7, verse 106. Sa sinabi ni Paraon, Kala in kunta jita bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sodikin. Sinabi ni Paraon, kung dumating ka na may dalang patunay, ay ipakita mo ito kung ikaw ay makatotohanan. So parang ano lang din ito, ang nakaraan. So ito'y nangyari, si hinamon ni Paraon si Musa alayhis salam. Sabi niya, kung totoo ang sinasabi mo, magpakita ka nga ng tanda kung ikaw ay makatotohanan. Fa'alka asahu fa'idha hiya thobanum mubin. Kaya inihagis ni Musa alayhis salam ang kanyang tungkod at ito ay malinaw na naging ahas. So dito si Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, thobanum mubin. Malinaw na ahas o ahas na malinaw. Hindi niya basta-bastang sinabi na yung tungkod ni Musa alayhi salam ay naging ahas. Nilinaw niya, dinagdagan pa niya ng adjective yung mubin. Kasi gustong bigyang diin dito ni Allah subhanahu wa ta'ala na para sa mga makakakita doon sa tungkod ni Musa alayhi salam, alam nila na ito ay naging ahas. Hindi ito gumalaw lang na tungkod o tungkod na naging malambot o tungkod na mayroong makina na nagpapagalaw dito. Katulad ng ginawa ng mga magikero sa kanilang mga lubid. Ito ay naging ahas talaga. Ahas na gumagalaw, ahas na may bibig na kumain doon sa kanilang mga salamangka. So totoong ahas. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْدَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ. At inilabas daw ni Musa alayhis salam ang kanyang kamay at ito ay puti para sa mga nakatingin dito. Na ipinakita ni Musa alayhis salam ang kanyang kamay na wala itong ginagawa. Na ang ahas na dating tungkod ni Musa alayhis salam, hindi niya ito kinokontrol. Ito ay gumagalaw ng kusa, gumagalaw mag-isa dahil ito ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng sariling buhay nito. Qala al-mala'u min qawmi fir'auna inna hadha lasahirun alim. At sinabi ng mga makapangyarihan sa nasyon ni Paraon, yung kanyang mga ministro, tunay na ito isang maalam na salamangkero. Yun yung sinabi nila kay Paraon. So itong kanyang mga ministro, syempre sisip-sip ito kay Paraon. Kaya ito yung sinabi nila kay Paraon. Tunay na ito isang maalam na salamangkero. Yuridu ayyukhrajakum min ardikum famada ta'murun. Na nagnanais na palayasin kayo mula sa lupain ninyo, ano ang utos ninyo? So sila pala yung nagsulsol kay Paraon na magsabi si Paraon o maniwala si Paraon na si Musa alayhis salam ang layunin niya ay ang palayasin si Musa. Yung mga ministro ang nagsulsol kay Paraon. Eh bakit naman sila magsusulsol kay Paraon? Kasi ang ginagawa ni Musa alayhis salam ay isang anyo ng paghamon sa kapangyarihan ng estado ng gobyerno ni Paraon. Siyempre, iniisip nila, kapag may mga tao na makikisimpatya kay Musa alayhis salam, lalong-lalo na kapwa nila Egyptian,
magkakaroon ng kaguluhan. Magkakaroon ng rebelyon. Kaya sila ay nagsulsul kay Paraon ng ganitong bagay, pero hindi naman ito ang mensahe ni Musa alayhi salam. Wala siyang sinabi kahit kailan na palalayasin si Paraon mula sa Egypt. At karugtong nito, Kalu arjih wa akahu wa arsil fil madaini hashirin. Sinabi ng mga ministro, hayaan mo na ninyo sila at ang kanyang kapatid at magpadala sa mga bayan ng mga taga-Tipon. So katulad lang din ito yung natalakay natin kagabi doon sa Suratu Syuara. Ya'tuka bikulli sahirin alim. At ang mga tagatawag na ito ay magdadala ng lahat ng maalam na salamangkero. Dadalhin nila tungo kay Paraon. So parang dito sa Suratul A'raf, makikita natin yung mga ministro ni Paraon, sila ay mayroong kakayanan o kapangyarihan na makaimpluwensya sa desisyon ni Paraon. At ganito naman talaga sa maraming mga pamahalaan. Merong mga ministro, merong mga cabinet members, may mga senador, na sila ay mayroong epekto sa magiging desisyon ng presidente, prime minister, hari, o sino pa mang namumuno sa gobyerno. At sinabi, Wajaa as-saharatu fir'auna qalu inna lana la'ajran in kunna nahnul galibin. So katulad doon sa Suratu Syuara, ang unang tinanong daw ng mga salamangkero, meron ba kaming reward paraon kung kami ay magwawagi? At sinabi nga ni Paraon, Kala na'am wa innakum laminal mukarrabin. Oo, at kayo ay magiging malapit sa akin. Ibig sabihin, sila ay bibigyan ng pabor ni Paraon. Bibigyan sila ng matataas na posisyon at iba't-iba pang mga kapalit. At ang mga salamangkero sa panahon na ito, nung nagtipon-tipon na sila, Kalu ya Musa, imma an tulkiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. O Moises, mauna kang maghagis o mauuna kaming maghagis? Tinanong nila si Musa alayhis salam. Pero sinabi ni Musa alayhis salam, Kala alku, maghagis na kayo. Kaya inagis nila ang kanilang mga lubid. Falamma alko saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin adhim. At nang naghagis sila ay nilinlang nila ang mga mata ng mga tao at nagdulot ito sa kanila ng pangamba dahil sa kanilang matinding salamangka. So yung ginawa pala nung mga Egyptian na magikero na para magmukhang gumagalaw nga talaga yung kanilang mga lubid, ay pati yung mata ng mga tao ay kanilang nilinlang. Na hindi na nabanggit dito kung ano ang ginawa nila, pero maaring gumawa sila ng iba't ibang mga teknik o kaparaanan. O kaya gumamit sila ng mga props, gumamit sila ng effects, nang sa gayon ay aakalain ng mga tao na gumagalaw yung mga bagay-bagay na kanilang pinagalaw bilang pantapat doon sa himala ni Musa alayhis salam. Wa uhayna ila Musa an alki asak. At ipinahayag namin kay Musa, sinabi ni Allah na ipinahayag daw niya kay Musa alayhis salam, ihagis mo na ang iyong tungkod. Fa idha hiya talkafu ma ya'fikun. At kinain daw ng tungkod na ito ang kanilang panlilinlang. Kinain ng tungkod ni Musa alayhis salam na naging ahas yung magic ng mga salamangkero. Fawaka al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Napagtibay ang katotohanan at napawalang saysay ang kanilang mga ginagawa. Fagulibu hunalika wankalabu sagirin. Si Paraon sa panahon na iyon ay natalo at ang kanyang mga kasama at sila ay naging mga hamak. Kumbaga sila ay napahiya doon sa nangyari na himala ni Musa alayhis salam. Walkiyas saharatu sajidin.
tinukoy ulit dito, na yung mga salamangkero na nakasaksi sa himala ni Musa alayhi salam, sila ay nagpatira pa. Agad-agad, nung nakita nila ang nangyari. Qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. At sinabi nila, kami ay nananampalataya na sa Panginoon ng mga nilikha, ang Panginoon ni Musa at Harun. At siyempre si Paraon, napahiya na siya, pero si Paraon na natural na mayabang, gusto niya pa rin na i-express yung sarili niya na siya nga ay nangingibabaw sa lahat. Kaya sinabi niya, Qala Fir'aunu aamantum bihi kabla an adina lakum, nanampalataya ba kayo sa kanya bago pa ako nagpahintulot sa inyo, na para bang gustong sabihin ni Paraon na wala kayong gagawin liban na lamang sa iuutos ko. At kung gugustuhin ni Paraon, pwede naman siya mag-utos na manampalataya. Pero hindi niya gagawin yun, syempre. Kasi nga, siya ay lugmok na sa pagkaligaw. Kaya pinagbintangan niya uli yung mga salamangkero. Sinabi niya, Inna hada lamakrum makartumuhu fil madinati lutukhriju minha ahlaha. Tunay na ito ay plano na ginawa ninyo sa lungsod upang palayasin ninyo mula rito ang mga mamamayan nito. Fasawfa ta'lamun, katiyakang malalaman ninyo. Sa pinagbintangan niya, yung mga salamangkero ng conspiracy, nakatulad din ng ibinintang nila kay Musa alayhis salam. Gusto raw ni Musa alayhis salam na palayasin sila, so ngayon pati yung mga nanampalataya na salamangkero, kasama na rin ni Musa alayhis salam sa conspiracy o sa buwatan na palayasin sila mula sa Egypt. So ngayon, umaarte ito si Paraon na parang siya ay inaapi para siya ay kampihan ng mga tao ng kanyang mga kababayan lalong-lalo na. Kaya sinabi ni Paraon, katulad ng sinabi kagabi doon sa Suratul Shu'ara, Lawkatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin, thumma lausallibannakum ajmain. Tiyak na puputulin ko ang inyong mga kamay at paa ng magkasalungat at ipapako ko kayo sa katawan ng puno ng datiles lahat-lahat. So itong puno ng datiles, ito'y nabanggit sa tafsir na yung pagpako pala doon sa panahon ni Paraon ay pagpako sa puno. So yung mga Romano, sila yung gumamit ng krus. Yung krus, yung ganun. Na nakataas yung kamay ng ipinapako sa krus ng magkahiwalay. Pero dito sa panahon ni Paraon, ang paraan ng pagkakapako pala sa kanila ay magkadikit yung kamay at ipinapako sila sa puno ng datiles. At doon na sila mamamatay. At ang mga ipinapako, pinako man sila sa krus, pinako sa poste, sinasabi ng mga physiologists, ang kamamatayan nila kung hindi man exhaustion, yung pagkapagod, kasi nakapagod yung pwesto na yun, mangangawit ka sa pwesto na yun. Dahil ang buong bigat ng iyong katawan ay nandoon sa iyong dalawang kamay, nakabitin ka doon. Pwera na lang kung meron kang inaapakan. Nakatulad doon sa ibang depiction doon sa krus na pinagpakuan kay Hesukristo, meron siyang inaapakan na platform at ipinako pa doon yung kanyang paa. Pero ganun pa man, kung mapapagod ka na, ibabagsak mo na yung katawan mo, mangyayari naman yung suffocation. Dahil mababanat masyado yung braso mo, pati yung dibdib mo, sisikip yung ribs mo, may ipit yung baga mo, at mahirapan kang huminga. Mula doon, pwede ka rin mamatay. At syempre, pwede ka rin mamatay sa pagkaubos ng iyong dugo. At ito pa yung matindi sa pagkakapako, sa krus man ito, o sa puno, o sa poste. Ang mga bangkay na ito, kapag ipinako sila doon at namatay na, iniiwan na sila doon. At hindi na sila inililibing. Hinahayaan na lang sila na kainin
ng mga ibon. Halimbawa, uwak o buitre, yung vulture. Sa katulad nung yung sa kwento ni Yusuf alayhis salam, yung dalawang kasama niya sa kulungan, yung isa na naginip na siya ay nagsasalin daw ng alak doon sa kopa, at yung isa naman ay nanaginip na meron daw ibon na kumakain mula sa kanyang ulo, mula doon sa tinapay na nasa kanyang ulo. At itong nanaginip na kumakain yung ibon sa kanyang ulo, ito ay ipinako sa krus at pinatawa ng parusang kamatayan. Dahil itong mga ito, pag pinako, inahayaan na lang sila doon. Ngayon si Isa alayhis salam, o si Jesucristo doon sa kwento sa Biblia, kakaiba yung kalagayan niya kasi ibinaba siya mula sa krus at inilibing. Pero ang karamihan sa mga kriminal na napapatawa ng parusang kamatayan, hinahayaan na lang sila doon sa krus at doon na sila mabubulok, doon na sila kakainin ng ibon o ano pa mang hayop na kakain sa kanilang laman. At sinabi ng mga salamangkero, kalo inna ila Rabbina munkalibun, kami sa aming Panginoon ay magbabalik. So wala silang pakialam, hindi sila natakot kay Paraon. Wama tankimu minna illa an amanna bi ayati Rabbina lamma ja'atna. Sinabi nila kay Paraon, sinabi ng mga salamangkero, hindi ka gumaganti sa amin, liban na lamang dahil sa nanampalataya kami sa mga tanda ng aming Panginoon nang ito ay dumating sa amin. So sinabi nila ito kay Paraon, na yung ginagawa mo na yan, yung desisyon mo na parusahan kami ay gusto mo lang na maghiganti. Dahil naniwala kami sa tanda na ipinakita ng aming Panginoon nang ito ay dumating sa amin. Si Paraon, hindi nga siya naniwala, pero itong mga salamangkero, sila ay naniwala. At sila ay nanalangin, Rabba nagfrig alayna sabara wa tawaffana muslimin. Panginoon namin, bigyan mo kami ng pagtitiis at bawian mo kami ng buhay na kami ay mga Muslim. At sila nga, syempre ay namatay na mga Muslim. Alhamdulillah, at habang sila ay buhay, sila ay biniyaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagtitiis. So ito yung karagdagang mga detalye doon sa pagharap ni na Musa alayhis salam at ng mga salamangkero. At sila nga talaga ang naunang mga nanampalataya sa mensahe ni Musa alayhis salam. So sinong mag-aakala na yung mga kalaban ni Musa alayhis salam ay naging mga mananampalataya, kalaunan at namatay pa bilang mga Muslim. Kaya sa da'wa, so pwede tayo mag-da'wa kahit kanino, kahit sa mga tao na maaring iniisip natin na galit sa Muslim o ayaw sa Muslim, maaari tayo mag-da'wa sa kanila at maaring gagabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala kung gugustuhin niya. At bukas, inshallah, itutuloy natin itong pagtalakay nito at tatalakay naman natin yung tun sa Surah Taha muli dito sa pagkikita nila ng mga salamangkero, at itutuloy pa natin iba pang mga bagay na naganap sa talambuhay ni Musa alayhis salam, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.